Doon sa mga nag-iisip na sana patay na ako. You will have your wish one day. Thank you. Sinabi yan ni Juan Ponce Enrile taong 2016. Anong petsa na ngayon? Pero alam natin na sa daigdig ni Manong Johnny ay iba ang daloy ng oras at mga taon. At nangyari na nga ang inaasahan ng marami. Umabot na sa edad na 100. 100. 100 ang isa sa mga pinakamakukulay pero siguradong pinakamatatag, pinakamatibay na figura sa kasaysayan ng ating modernong politika. At siguradong gusto pa rin niya na happy ka. Average life expectancy ng Filipino males, 71 years. Naalampasan pa yan ni Enrile ng 3 dekada at ang metro, tumatakbo pa. At dahil 100 na, aba eh merong 100,000 sa DSWD na naghihintay sa kanya. Mukhang problema lang paano pagkakasayin sa cake ang 100 kandila at kung paano hihipan. Okay, 100 years old pero mawalang galang lang po ha. Hindi ba't sa palagian nating paggamit kay Enrile bilang punchline, bilang katatawanan pag ang usapan ay edad at katandaan. Hindi ba parang meron tayong nakakalimutan? Meron tayong nakakaligtaan? Meron tayong hindi pinag-uusapan at yung mga tawa lang, yan ay may pinagtatakpan. Hindi ba? Maalala mo kaya yan? Ang Enrile na pinagkatiwalaan nun ng presidenteng siya mismo ay Bartap Natcher pagdating sa pagbabalangkas ng batas at mga kautusan. Arkitekto at enforcer ng batas militar ang may kapangyarihan na magdesisyon ng buhay at kalayaan kung sino ang kulong at kung ano lang mapapanood at mapapakinggan. Pero sinabi niya sa mga interview kasamang future boss na wala naman daw kinulong ng martial law at ngayon ay naguhugas kamay, wala raw napatay o nangyaring masaker at nang kumprontahin at kinorner ng mga makukulit na interviewer. You said specifically, name me one person who was jailed for criticizing martial law. Those three items. Well, if items, I said that, sir, I must have been in my unlucid interval. Moment. Ulyanin kung kinakailangan pero matalas pa rin ang memorya at depende sa sitwasyon ang ikikwento niya. E mag-iiba depende sa pangangailangan o panahon. Gaya na lang noong 1986 presko na pinayake raw yung ambo sa kanya noong September 22 na isa sa ginamit na palusot para mag-martial law. Na ngayon ay iba na ang kanyang tono. Ayun, kaya para sa maraming kabataan, lalo na yung mga hindi nagbabasa ng kasaysayan, si Manong Johnny ay isang nakakaaliw na punchline. Bilang itong lolo na sinasayawan ng mga dinosaur na mga alaga raw niya noong kabataan, bilang saksi sa mga pangyayari sa Biblia, sa Lumang Tipan, mula pa sa unang sabog mula kadaliman, hanggang sa hardin ni Eva at Adan hanggang sa huling hapunan, at ang inri na nakalagay sa ibabaw ng krus, aba, kanya pala yan, pati ginamit na kahoy, ay wala kagayan sa mga nangyari sa rebolusyon ng katipunan at napakarami pang iba na hindi mabilang. Tuwing may inrile joke ba, ano ba talaga ang pakay natin? Nabilib tayo sa haba ng kanyang buhay? Nabilib tayo dahil hindi na mabilang ang beses na naudlot ang appointment niya kay kamatayan? O, deep inside, lihim ba na iniisip natin na ba't ang tagal nitong mamatay? Pero hindi kaya, ang lahat ng mga ito, lahat ng memes, mga inrile jokes, ay isang paraan para pagtakpan ang isang komplikadong nakaraan. At noong 1986, naghahanda ng bombayin sila sa Camp Aguinaldo, tingnan nila ng Uzi at ang dikit sa kanya ni Gringo. Nag-deny na wala raw siyang kinalaman sa 8 attempts laban sa gobyerno ni Cory at ilang beses pang inaresto. Pero wala na si Cory, wala na rin ang tagapagtanggol ni Cory na si Ramos. Wala na ang mga katrabaho, pati na rin ang mga nakalaban. At ngayon, pangalawang Marcos ang Pangulo at siya pa ngayon ang nagpapayo. Nalampasan ang pandemya, 2 beses nagka-COVID, 3 beses tinalo ang pneumonia. Pero ngayon, matalang daw ang problema niya, matindi talaga. Matindi dahil sa edad ng 100 ay marunong pa rin mag-computer, nauunawa ng social media. At nang tanungin kung gumagamit mo ang search engine na Google, etong sagot niya. Nga naman, Google search engine, 25 years old, 1 point si Enrile, 1 century. Pero dahil sa Google ay nalalaman natin ang isa sa mga susi ng kanyang mahabang buhay ay dinding-ding, saluyot, patola at bataw. At nang tanungin tungkol sa Time Person of the Year ng 2023, ito ang sabi niya. Gaya na maraming superstar sa mundong ito na dumating at umalis, dumadaan lang daw itong si Taylor Swift. At hindi na tayo magugulat kung ma-outlive pa niya ang karir ni Swift at ang pag-iibigan nila ni Travis Kelce. Gaya na nang nalagpasan niya marami ng pagmamahalan. Sharon Gabi, hanggang kailang Cagnel, hanggang Dominic at Bea, dahil may dahilan
kung bakit pinanganak si Manong Johnny February 14, Valentine's Day. Araw ng mga puso, umaapaw ng pag-ibig, kaya matibay si JPE. Kaya maila pa rin ang kalawit ni kamatayan dahil first love never dies. Kaya dito sa Word of the Lord, wala na ibang pwedeng masabi kundi Happy Birthday, Manong Johnny! Hashtag 100 Years of Happy! Hashtag The Road to Eternity! Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.